Eto, ayan, oh. Nagalito si Mike Defensor. Sabi niya, Speaker Lord Velasco is the worst. The worst. The worst. Itaas-taas ang kamay magsasabing si Speaker Velasco ang the worst. The worst na naging speaker sa kamera. Sasabi niyo na talagang walang kwenta ito si Velasco. Itaas ang kamay. Ay, wala nagtataas ng kamay. Parang ako lang. Ano to? Walang participation? Kailangan may participation. Taas-taas ang kamay. Oh, ayan, oh. Sabi kasi nito ni Mike Defensor, ganito nilarawan ni Representative Mike Defensor si Speaker Lord Alan Velasco matapos siyang matanggal bilang Public Accounts Committee Chairman. Anya, hindi man lang siya inabisuhan tungkol dito ng magpulong noong nakaraang linggo. Animal talaga ito! I would not hesitate if he had asked me to give up the position. Kamadaling salita, hindi ako mag-hesitate! Kung sinabi mo sa akin, umalis na ako sa posisyon, mag-resign ako, di ako mag-hesitate. Wala akong pasintabi. Dali-dali akong alis. Yan ang sabi ni Mike Defensor. Oh. I have said in the past, civility and leadership dictate that even as we have differences in the past, leadership fight that we treat each other in a respectable manner. Sa madaling salita, ah, sabi niya ni Defensor, ganito lang yan sa Tagalog. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang. And I will respect you. Walang bastusan. Yun eh. Yun ang ibig sabihin nun sa Tagalog. Sa madaling salita, binastos. Ha? Binastos! Si Representative Defensor. Ha? I am comforted by the thought that clear lines have been drawn in the spirit of the season. I will speak here a Merry Christmas. See you next year. Oh! May pagbanta! Mike Defensor, kung ako sa'yo, ikaw na lamang next speaker. Sa totoo lang, ha? Eto si Defensor. Ay, nako. Boto ako dito. Remember this guy. This guy is the one na leading. Okay? Dun sa panahon ng Meralco, kaya nagbaba ang Meralco ng kanilang presyo at lumambot sila. Dahil dito sa tao na ito. Agaling na tao nito. Ha? Sobrang agaling na tao nito. Ha? Kaya ikaw, ano, Velasco. See you next year. See you next year, Brad. Yabang mo, ha? Puro kakala mo, sayon-sayon na ang Kongreso, ha? See you next year, Brad. Antay ka. O, sige nga, taas-taas nga ang kamay. Sinong gusto nyo nga, sinong gusto nyo speaker? Si Defensor o si Velasco? Sige na, boto. Like, comment na. Ano? Defensor. Oh, baka may Velasco diyan. Oh. Oy, Velasco, manood ka sa mga comment, oh. Walang may gusto sa iyo, puro si Defensor ang gusto nila. Sa totoo lang ako rin, ha. Yan ako, dito ako. Boto ako, dalawa lang sa akin, Defensor o Marcoleta. Yan ang dalawang sa tingin ko pwede. Pero dahil sa labanan ngayon, sa akin Defensor o Velasco. So, Defensor ako. No doubt, people. No doubt. Okay? Isipin mo, ha? Itong si Defensor, aasipag a tao nito. Remember, okay? You have to listen, ha? This person is not a Cayetano. This person, sa kampo ni, ano ito eh, sa kampo ni, ang pangalan nito, yung naging presidente? Ni Gloria. Okay? Etong si Defensor, sa kampo ni Gloria ito. Okay? Pero yet, nung panahon ni Cayetano, they work together to help. Tapos kaya nga mismo si Defensor, di ba, nung time na nag-resign si Cayetano, nung nag-resign siya, di ba, hindi pumayag si Defensor. Sabi niya, I nominate you again for the speaker.
walang tumutol. Okay? Malakas itong si Defensor. Remember, ito ay Gloria Camp. Kaya, sabi ko nga sa inyo, di ba? Aside from mga balimbing na naglipatan ng PDP dyan sa kamara, ang isang napakalaking partido dyan ay ang partido ni Gloria Macapagal Arroyo. Mamila, salamat po. Antay ho kayo. Antay kayo. Sa tingin ko lang ha, ako, hula ko lang to. Hula ko lang naman. Hindi naman sa tingin kong ano. Hula ko lang naman. I hope it's true. I hope magkatotoo. If not, mag-suffer tayong buong Pilipinas. Pero ang hula ko lang, mapapalitan ito si Velasco next year. Kaya nga, alam mo kung paano mangyayari yan. Let's have a clamor. Dapat magkaroon tayong clamor ang taong bayan. So paano yun? Pag nakita kayo ng news, paano kasi magiging... Alam nyo, ito ha. Ito walang biro ito ha. Tandaan nyo ito. Baka akala ninyo itong mga kongresista, senador, official. Kunwari lang yan, hindi sila affected. Pero sa totoo lang, sobrang affected yan. Midnight Crescent, salamat po. Defensor. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung isang ang kongresista, munti ka na ako'y demanda eh. Kasi oh, marami ho talaga sa kanila na naapektuhan, napipikon. Lalo na pag kami sinasabing against sa kanila. Kasi feeling nitong mga official na ito, yung hindi naman ho lahat ha, eh kanila na talaga ang taong bayan. Dati kasi, nung panahon ng wala pang social media, wala naman silang naririnig eh, na pagtutol. Basta sinabi, ganito, ganito, eh, di ganito. Media lang ang kalaban nila noon. Eh ngayon may social media na. They would hear it personally from you. Not just sabi ng taong bayan. Mahirap po kasi yung, di ba ginagawa ng media, sabi ng taong bayan, trending, ganyan, ganyan. Okay, magnuniwala sa mga ganon. Kaya nga, be active. What am I saying? Pag may nakita kayo, puntahan nyo mismo yung Twitter ni Velasco, puntahan nyo yung Twitter ni Defensor, puntahan nyo yung mga balita, mag-comment kayo doon. Puntahan nyo yung page ni Defensor, puntahan nyo yung page ni Velasco, sabihin nyo, umumalis ka na dyan, tumabi ka na dyan, si Defensor na lang sa'yo, wala kang kwenta, ganun ninyo, wala naman ang masama dyan, opinion nyo yan bilang Pilipino, kalayaan nyo yan. Well, huwag nyo lang anuhin ha. Huwag nyo lamang pong kung ano-anong sasabihin na hindi totoo. Mag-iimbento kayo ng kasinungalingan. Huwag ganun. Pero kung sasabihin ninyo, opinion ko na wala kang kwentang speaker at dapat si Defensor na lang ang ipalit sa'yo, kalayaan mo yan. Maging aktibo tayo. Okay? Huwag ko tayo yung, okay, makikinig lang ako kay Banat. Hayaan mo na siyang bumanat. Huwag na ako. Hindi na ako makikisali. Eh, wala mangyayari sa atin. Isang boses lang ako. Remember that. I might be doing the banat-banat every night of my life, pero I'm just one voice. If you really want change, it has to be you doing it, saying it, bugging them. At as in, i-tweet nyo. Dahil sabi ko sa inyo, apektado. Trust me, apektado sila. Kasi at may mga nagsasabi sa akin, hindi ko na sasabihin kung sino, ha? Basta nila akong papangalan. Ha? May sabi ni ganito, uy, Banat, bakit mo naman binanatan si ano? Affected na affected si ano dito sa banat mong to? Sabi ko, bakit ba? Ano ba pakialam ko? Eh, yun ang opinion ko eh. Eh, kasi dami daw ninul sa'yo, kaya apektado sila sa banat mo. Masyado ka daw mambuli. Buli ba yun? Karapatan kong bilang Pilipino, bigay ko ang aking opinion. At lagi ho akong merong source. Kunwari, tulad nito, oh, yan, oh. Worst Velasco. Sabi ko, Speaker Lord Velasco is the worst. Oh, I am just saying my opinion na tama. He is the worst in the history of House of Representative. Pinalitan ko na ako kasi hindi na House of Representative ito. Alam nyo ba?